imposisi ang kailangang pagdaanan bago tanghaling isang santo ang isang individual. 5 taon ang pinapalipas mula sa pagyao ng isang banal na Katoliko bago simulan ang cross for beatification at canonization. Pero maaari itong paagahin, depende sa pahintulot ng Santo Papa at kung walang pagtutol mula sa Congregation for the Doctrine of the Faith. Sa simula ng proseso, Servant of God ang tawag sa kandidato. Mula dito, ang kanyang buhay Kristiyano ay susuriin at idodokumento. Tanging ang diocese o mga obispo ang magsasabi kung sapat ba ang pinamalas na kabanalan ng kandidato bago ipasa sa Congregation of the Saint o Acta. Ang mga dokumento hinggil sa kandidato. Mula sa kongregasyon, matatalaga ng isang relator, siya ang titiyak kung tama ba ang posisyo o buod ng akta. Kapag tapos na ang posisyo, magbobotohan ng komisyon kung dapat bang umusad o hindi ang proseso ng beatification. Ang rekomendasyong ito ay ipapasa sa College of Relators. Pagbobotohan ulit ang pagtuloy ng proseso. Kapag aprobado sa College of Relators, maglalabas sila ng Decree of Heroic Virtues na ipapadala naman sa Vatican. Ang Santo Papa mismo ang magsasabi kung sapat na ang kabanalan ng isang kandidato upang tanghaling venerable. Ang susunod na yugto ay ang beatification. Dito, kailangan ng isang milagro mula sa pagdarasal sa kandidato. At kapag may naitalang milagro, bubuo ang diocese ng kandidato ng Scientific Tribunal at Theological Tribunal. Ang Scientific Tribunal ang aalam kung wala ba talagang paliwanag ang siyensya sa naturang milagro, samantalang ang Theological Tribunal naman ang susuri kung dahil ba talaga sa panalangin ng kandidato at wala nang iba. Kung tiyak nga ang milagro, uusad ang proseso tungo sa mga kardinal at miyembro ng General Meeting. Kapag aprobado, ipapadala ang hatol sa Vatican. Kapag naglabas ang Santo Papa ng Decree of Miracle, dito pa lamang idideklara ang kandidato bilang biyato. At mula sa bansag na Servant of God, ay papalitan na ito ng Blessed. Pero hindi pa dito natatapos ang proseso. Kailangan pa ng isang milagro na dadaan sa parehong pagsusuri. Kapag pinahintulutan ulit ng Santo Papa ang hatol ng kongregasyon, sa pangalawang milagro, sasailalim na ang biyato sa canonization. Ngunit, may mga pagkakataon na hindi na hinihingi ang pangalawang milagro. Ang seremonya ng canonization ay karaniwang isinasagawa sa St. Peter's Square o sa bansa ng idideklarang santo. Sa isang espesyal na misa sa pangunguna ng Santo Papa, babasahin ang talambuhay ng kandidato at ihahayag sa wikang Latin na ganap na silang santo. At isa sa publiko ang mga imahe ng mga pinakabagong santo ng simbahang Katoliko. Sila ang mga natatanging ehemplo ng kabanalan at pananampalataya na ang ating mga tagapamagitan sa langit. Muli, ako si Trelo PH. Maraming salamat at hanggang sa muli.